Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa pindiyo mano sa mundo ng social media ang pagpapatungan ni Rimula ng 2 million kay DJ Bantag at kay Zolweta na 1 million. Ngunit hindi yata naintindihan ni Rimula ang sinasabi nito. Tila bistano na nga rin ang kanilang ginawa sa kaso ni Tevez at ni Digamo. Matatandaan natin na naglaan sila ng 6 million para sa Tevez case at 2 million or 4 million sa Digamo case. Ngunit saan ba napunta ang pera na ito dahil hindi naman naibigay at hindi talaga nilabas ang 6 at 4 million. Makikita natin na milyon na naman ang nakurap ng mga ito at ngayon pinag-iinitan si DJ Bantag. Dagdag nga ng maraming netizen, hanggat hindi tinatanggal ni President Bongbong Marcos si Bujing Rimula, hindi mababalik ang suporta ko sa kanya. Kung si General Bantag kayang i-frame up ni Bujing, sino pa kaya ang pangkaraniwang mamamayan pag hindi nalutas ito ni President Bongbong Marcos? Pati ang future political career ni Sandro maaaring maapektuhan dahil mawawalan na ng tiwala ang tao sa mga Marcos. First of all, warrant of arrest cannot be issued if suspect and his lawyer are not running away from the law. Wanted is something obvious, which is considered abuse of power by Secretary of Justice without due process of law. Wanted is therefore no effect whatsoever and it will not be enforced by any agent who is educated enough to know the law. Well mga kababayan, dito nga natin makikita na tila sinosobrahan lang talaga ni Bujing ang kanyang power sa justice. Tila makikita natin na nagiging walang kwenta nga ito at nawawalan ng gana ang maraming tao sa kanyang pinaggagagawa. Well mga kababayan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Doon tayo. Ang gulo-gulo nyo kasi, hindi nyo pinagpa... ang bilis-bilis kasi nilang magpa... magpa-media. O, ito tuloy. Sabi niya. And to streamline such information, the NBI, in collaboration with the Department of Justice, announces a substantial reward for any information leading to the arrest and apprehension of Gerald Kitaleg Bantag and Ricardo Zulweta. Gerald Kitaleg Bantag, former chief of the Bureau of... Gerald Kitaleg Bantag. Yes, sir. Gerald Kitaleg Bantag, former chief of the Bureau of Corrections, is wanted for his alleged involvement in the murder of Percy Lapid and June Villamore. A reward of 2 million pesos will be given to individuals providing credible information leading to his arrest and successful prosecution. Kit, narinig nyo. A reward of 2 million ay ibibigay po leading to the arrest and successful prosecution. Iyon ang sinabi. Ibig sabihin, ibibigay lamang sa iyo ang pera kung maaresto at magtagumpay sa prosecution. Yon ang kaniyang sinabi. Kaya nagkaroon sila ng paglilinaw na naman. See? Bakit? Binabasa na nga. Hindi nyo na-realize yung sinabi nyo, mga sir. Saan ka nakakita na magbibigay ka ng reward? Ang ibibigay mo yung reward ay pagka nakuha na yung ano, na ituro na yung kung sino man yung hinahanap at magtagumpay, leading to successful prosecution daw po. Okay, di nag-clarify na naman sila. Alam mo mga kababayan, hindi po ninyo napansin, ang DOJ this time, mali-mali. Naalala ninyo, nagbigay sila ng ano, ng subpoena para kay DJ Bantag, mali-mali na naman. Di ba? Ito ngayon ang clarification. Nasaan na ba yun? Ito. Clean na, na-clarify nila.
Pwede kang maging instant milyonaryo kung ikaw ang magiging susi para madakip si dating Bucor Chief Gerald Bantag. Pero wala raw pabuyang matatanggap kung hindi makukonvict ang akusado. May paglilinaw naman dyan ang DOJ. Nagbabalik si Marlene Alcaide. Umaasa ang PNP na makatutulong ang reward money na alok ng Department of Justice para mahuli sina dating Bucor Chief Gerald Bantag at dating deputy niyang si Ricardo Zulueta. Akusado sila sa kasong murder kaugnay ng pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid at sa bilibid inmate na si June Villamor. 2 milyong piso ang patong sa ulo ni Bantag habang 1 milyon naman kay Zulueta. Kaso sa isang naunang panayam kanina umaga kay DOJ spokesperson attorney Mico Clavano, sinabi niyang bukod sa impormasyon para maaresto sina Bantag at Zulueta, makukuha lang ng impormante ang pabuya kapag na-convict na ang dalawa. Yeah, kaya diba? Naman para sa ilang nakausap na News 5, sayang naman ang effort. Mas maganda kaliwaan, tas dapat safe din tao, bigyan nila ng barang protection yung ulan lalabas. Parang example, sa loto, nanalo ka, di ba? Hindi naman napakita. Kung matagal, parang di natin masabi kasi mamaya maging pangako. Hindi nila ako magsasalita man, baka mag-imitya pa ng buhay namin yun. Yun ang sinabi dun, di ba? Pag wanted, bigay agad yung reward. Hindi muna, atulan muna siya bago siya ibigay yung reward. Tsaka paano kung dumatulan? Ayan, di ba kaya di? Ayan nga. Ayan nga. Sayang din yung effort mo. Pero paglilinaw ngayong hapon ni Clavano, matapos ang consultation sa pagitan ng NBI at ni Justice Secretary Boying Remulla, ibibigay na ang reward money. Matapos ang consultation? Ibig sabihin talagang inilagay ninyo yan, tapos kinonsulta ninyo uli? So ibig nyo sabihin, yun talaga ang gusto ninyong palabasin noon? Na makukuha lamang kapag nag-success yung prosecution? Diba? Matapos ang matagumpay na pag-aresto kina Bantag at Zulueta, bagay na sinegundahan mismo ni Justice Secretary Boying Remulla. Ang problema nga lang ngayon ng mga pulis, hamon ang iba't ibang impormasyong natatanggap nila tungkol sa dalawa. It may be true, it may be a hoax, but it will give us something to start with. Baka ang mangyari mga kababayan dito, kung sino-sino na lang ang magtututuro, turo ng turo, ang gagawin nila, ang mangyayari sa mga polis, tatakbo dito, tatakbo doon, lalo nang naloko, di ba mga kababayan? Kung magtututuro na yung mga tao, lalo silang mahihirapan. Without the reward money, the PNP, especially the NCRPO, will continue to track them. Ang sigurado lang ngayon, ayon sa PNP, nasa bansa pa sina Bantag at Zulueta. Nagbabalita. Hindi, nasa Luzon daw, sabi ni Boying na naman, di ba? Hindi man lang sinabi na nasa bansa pa rin sila. Talagang sinigurado niya nasa Luzon pa raw, mga kababayan. Talaga naman itong mga to. Para sa akin, nakita niyo na po ba mga kababayan na ang ating Department of Justice ay ganito kagulo? Hindi po nangyari yan noon mga kababayan. Ngayon parang ang gulo-gulo. Yung mga parang hindi sila yung carelessness nila continuous, tuloy-tuloy po. Parang nagmamadali kasi sila na ipamedya na ito. Ipamedya na yung mga nangyayari kahit na hindi man nila sinusuri ng husto. Imagine, sinabi mo na makukuha yung pera pag nakuha na nahuli na. At successful pang sinabi niya, successfully prosecuted. Talagang sinabi niyo yun? Tapos nag-usap-usap pa kayo, hindi pagkakamali yung mga kababayan. Binabasa niya eh. Di ba? Pwede nating sabihin na nagkamali lang yan, hindi sinasadya yan. So ibig niya sabihin, tinatype niyo na yun, inaayos niyo na yun, pati yung mga hindi niyo nakita yun. Pambihira talaga kayo. Tingnan niyo 'to mga kababayan . Ang dami na naman pong mga nahuhuli na may patingi-tingi. Balikan ko lang sandali yung kay Lagman kasi medyo hindi ko talaga nalunok agad yung sagot niya. Sa akin po, kahit na siguro tulungan man nila o hindi at umalis yung mga taong bayan doon sa kanilang kinalalagyan at kung lumayo sila dahil sila ay natatakot, para lang sila ay matahimik.
Kasi baka mamaya po, meron silang mga nanay, mga tatay, baka may sakit pa sa puso o baka may mga problema sila yung hindi paging kontento ba sa kanilang kinalalagyan. Eh baka lalong mapasama sila, lalong yung lumala yung sakit nila kasi yung stress na yan talagang nakakapagpalala talaga yan kung ano mang issue meron ka sa katawan mo. So sana naman po, eh wag naman ninyong anuhin. Salungatin. Hayaan nyo na lang. Nakakagulo ba sila doon? Di naman, di ba? Hayaan nyo na. Maging ano naman kayo, magkaroon naman kayo ng kaunting compassion sa kapwa ninyo. Ikabit-kabit naman ninyo ng konti. Kayo po ang mapunta sa lugar nila. Ikaw, hindi mo siguro naranasan yan. Dahil yung tatay mo, congressman na. Dahil ikaw, mayayaman kayo. Di nyo alam ang ibig sabihin ng nandoon kayo sa bukid, natatakot. Ito po mga kababayan, tingnan nyo to. Sunod, lagi na lang. Nung isang araw, mayroon na namang nahuli. Tricycle driver, biro mo. Arestado ang isang tricycle driver na hinihinal ng tulak na illegal na droga. Sa isinago, anti-drug operation ng iba't ibang sangay ng Philippine National Police o PNP Masbate at Regional Drug Enforcement Unit umaga nitong Lunes, June 19, sa bayan ng Kawayan sa Masbate. Nakita ninyo yung balita na isang tricycle driver, I think magbabayad lang yata yung nag-iintay ng bayad. Abay, pinagpapatay siya. Yung pasahero yata, pinagpapatay siya sa selos lang. Pambihira yung tao ngayon, parang napakabilis pumatay, parang lamok lang ang pinapatay nila. Ito naman, napakalaki din na nahuli. Kinilala ang suspect na si Edgar Adolfo, 43 anyos, may asawa, residente ng Purok 1, Barangay Arado, Uson, Masbate. Nagkabentahan ang suspect at ang nagpanggap na PNP agent bilang posture buyer ng 5 gramo ng hinihinalang. Itong mga kababayan, ba't hindi sila natatakot? Samantalang usong-uso na ngayon ang bypass. Hindi kayo natatakot, mga kababayan, na nagbibinta ng droga. Usong-uso na po ang bypass. Sa palagay ninyo, hindi kayo masusuwertahan ng mga tao, ng mga PNP, na nagkukunwaring bumibili ng droga. Ayun o, huli ka tuloy. Chabu. Habang pinoproseso ang pagkakaaresto sa suspect, nadiskubre ng mga otoridad ang nasa 1 kilogramo pa ng illegal na droga ng inspeksyonin ng ambag nito. Habang pinoproseso ang pagkakaaresto sa suspect, nadiskubre ng mga otoridad ang nasa 1 kilogramo pa ng illegal na droga ng inspeksyonin ang bagpak nito. Sa kabuuan, umabot sa mahigit 1 kilo ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa suspect na nagkakahalaga ng mahigit 6 na milyong piso. Over 6 million? My God! Talagang hindi kayo natatakot, ano? Kasama rin sa na-recover sa suspect ang 34,000 pisong boodle money at 1 cellphone. Nasa kustudiya na ng Kawayan Municipal Police Station ang suspect at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa isip siguro kasi nila mga kababayan, parang sila naghahangad ng kagitna, 1 salop ang nawala. Kala nila lalaki yung pera nila, pagka ganitong gagawin nila, dudubli yung kita nila, ayun tuloy, lalong nawala. Huli ka. Sino ngayon pinerwesyo mo? Di yung pamilya mo. Kayo pong mga nandyan nagbibinta-binta ng drugs. Isipin po ninyo na marami na pong nagbabaybas, marami na pong nagkukunwari na bumibili na kunyari sila'y mga addict din. Hindi ba kayo natatakot dyan, mga kababayan? Maawa naman kayo sa mga pamilya ninyo. Kung buti kung kayo lamang mag-isa ninyo ang mapiperwisyon nyo, makulong kayo. Kaya lang mukhang baka father di pamilya kayo, paano na yung mga anak nyo? Mira kayo. Tapos ito mga kababayan, tingnan nyo po. Tingnan nyo naman to. Nabisto sa isang bodega ang tinatayang 50 milyong pisong halaga ng mga ipinuslit umanong prutas, gulay at karne na illegal ding ibinebenta sa merkado. At kabilang po sa mga naaresto ang isang Chino na point person daw ng operasyon. Smuggled goods na naman.
Ano na po? Nasaan na po, Senator? Yung inyong mga pahiring-hiring dyan, Senator, dyan sa Congress, dyan sa lower house. Ano na? Ano, Speaker Romualdez? Nasaan na? Ano nang gagawin niyo dito? Patuloy ang pag-smuggle ng goods dito sa atin. Tuto, si John Consulta. Magkakasunod na pinasok ng mga tauhan ng NCRPO ang warehouse na ito sa Balutondo sa Manila. May mga kasamang prutas, sir. Sa loob ng unang pinasok na cold storage, kahong-kahong mga prutas at gulay ang nakita. Tulad ng avocado, pakwan, balimbing, melon, kalabasa, dragon fruit, peaches, maliliit na kamatis at iba pa na galing daw sa China. Sa isa pang cold storage facility, tumambad naman ang napakaraming karne ng baboy, baka, manok at buffalo meat na galing sa iba't ibang bansa. Nagyayelo na nga sa sobrang lamig sa loob ng cold storage facility na ito. Tulad na lamang sa mga makikita natin sa kahon na ito. Cold storage nga po eh, malamig. Patong-patong at nakasulat, chicken drumsticks na galing Amerika. Habang sa bagay ito naman, nakasalansan ang sobrang dami ng baboy na muli galing China. Inaalam na ngayon ng NCRPO kung gaano nakatagal nag-operate ang illegal facility nito at kung sino-sino ang nasa likod ng illegal na operasyon. These are all illegal because we were able to be given a letter of authority from the Bureau of Customs para ma-seize ito. And these products are not safe for consumption of the public dahil hindi dumaan sa ating food and drugs. Oy, huwag niyong dadalahin sa kadiwa yan ha. Baka mamaya kung ano nakalagay dyan, lalo na po yung karne, di ba? And likewise, it derives income to the government. 15 ang arestado, kabilang ang inabutang Chinese national na umaray point person sa operasyon ng nireid na cold storage facility. Ayon sa ilang nakausap ng GMA Integrated News, dinadala ang mga prutas sa Divisoria at Binondo. Mga kababayan, dinadala pala dyan sa Binondo daw. Tumanggi na magsalita tungkol sa mga karneng na-recover. Mahigit 2 linggo raw isin... Oh my God, dami-dami oh. ...gawa ang surveillance bago ikinasa ang operasyon. Malaking epekto po dito sa mga local farmers and traders natin dahil it will be very unfair competition. Of course, ito hindi dumaan sa mga processes and permits and taxes. So dito po nalulugi yung mga kababayan natin. Aalamin daw ng customs kung paano nakapasok sa bansa ang mga prutas. Paano nakapasok? Aalamin kung paano nakapasok? Ano yon? Ang lalaki niyan. Ba't hindi nyo nahuli? Yan ang problema mga kababayan. Paano nakapasok? Paano nakapuslit? Yung custom natin, ano po ba yan? Hindi na po ba talaga mapipigil yan? Ano naman? Paano nakapasok po yan mga kababayan? Karne. Magic? Kumpiska sa raid. Sisirain na ng customs. Ang tinatayang 50 milyong pisong halaga. Wow, 50 million pieces worth of smuggled goods, mga kababayan. 50 million. Dahil ayaw lang nilang magbayad siguro ng tax, nagtatago. O ayan tuloy, lalong nawala. Ayun, yung naghahangad ng kagitna, again, once again, isang salop ang nawala. Kaso pa kayo. Ng smuggled na prutas at imported na karne para di na mapunta pa sa merkado. Para sa jeep. Diba? Naghahangad na kumita ng mas maraming pera, lalong naubusan ng pera. Ano pa sila? Kaso pa sila. Then mag-move on tayo dito sa sinasabi ko nga na medyo nabanggit na napuri. Diba? Napuri ni Tatay Digong itong si General Bantag doon sa gikan sa masa. Nasabi niya doon na si Bantag alam niyang ginagawa niya. Di ba nagbiro siya doon? Kayo po siguro nakita niyo na yan. Binalikan ko kahapon eh. Babalikan ko muna yan. Tapos babasahin ko muna kayo and then babalikan natin yan.
Remedios Oyaoy, practice 1, 2, 3, leading of arrest. At successful prosecution. Ay, nakakawawang Pilipinas kung bayan. Kung hindi mag-convict, kak sino ang ugok? Sabi ni Jeb Surti, ha, natawa nga ako sa DOJ ngayon eh. Nahihilo na sa gawang kwento. Ayun, nahihilo na sa dami nila. Pero sa totoo lang mga kababayan, talagang ano eh, binasa ni ano ni Mico Clavano ba yun eh? Binasa niya eh, hindi yung na-misspoke siya ba? Sino kaya magkakagusto ng reward kung makukonvict ka naman, di, hindi magkaka-record ka dyan? Mahirapan kang mag-apply ng job. Sabi ni Amanda Bassett, hello, Manay Nancy, happy Tuesday po. Nag-like na, watching from Sacramento, California. God bless po sa lahat. Think positive. Life is short. Gulo-gulo nyo, Boyeng, sabi ni Javi Sarti. Sabi ni Etneg RN, OMG, is Serbantag considered armed and dangerous? Nakakatakot na yata ang SOJ na yan. My God, protect yours, you Serbantag and Solweta. O sabi ni Virginia, sundan natin ito. Sabi ni Virginia Gregorio, Ma'am Nancy, baka meet siya pa ang buhay ng pagturo. Kasi po, baka sila pa ang makulong para hindi maibigay ang 2 million. Kaya mag-isip-isip tayong magturo, lalo na sa mga bakulaw ang magsasabi, bigay bawi. Para sa akin mga kababayan, kumbaga itong 2 million na to, parang kumbaga napakaliit na pera kung pag-uusapan natin itong mga nasa government officials. Maliit lang yan. Kumbaga, daan lang sa kanila yan. Million-million po sigurado ang kanilang pera dyan. Pero ito lamang po, susundan ko yung sinabi mo, Virginia, na baka maging meet siya. Ang akin lang to, ano lang natin ha, paano kung nagturo ka, pagkatapos ay ikaw ang binanatan, tapos ibintang uli sa iba. Sige, makisangkot ka pa, di ba? Scripted is real, walang practice, sabi ni Remedios Oyaoy. Yunida Putosa, good morning. Sabi ni MacArthur Guzman, Serbantag, huwag kang pahuhuli if worst come to worst, isama si Boyeng sa hukay. Grabe ka naman. Philip Dulote or Dulet. Mga taong kasama sa drug list at mahulihan ng illegal drugs, bitay agad, sabi ni Philip Dulet. Okay. Ito po mga kababayan, pakinggan natin ang sabi ng PNP. Sabi po nila kasi, yung kanila daw tracker, nagdoble na, nag-double time na daw po according dito sa kay spokesperson. The Philippine National Police tracker team is now deployed to find former Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag and Deputy Security Officer Ricardo Zulueta. PNP spokesperson Police Colonel Gene Fajardo said that the PNP is expecting to receive information on Bantag and Zulueta's whereabouts following the reward offered by the Department of Justice. Ano daw? Ini-expect nila na makatanggap sila ng information after nitong following this 2 million reward. Bakit? Hindi po ba patuloy naman kayo nakaka-receive ng information? Kasi nga po, sabi ni SOJ Boyeng, alam nila na susundan nila kung nasaan si DJ Bantag. Si General Bantag. Leia Ilagan details why.
The Philippine National Police welcomes the Department of Justice offer of a 3 million pesos reward for information that could lead to the arrest of former Bureau of Corrections or Bucor Chief Gerald Bantag and Deputy Security Officer Ricardo Zulueta. PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo said that the PNP Exactly, Nancy, sabi ni Josepina Sales. Expecting to receive more information in the coming days about the whereabouts of the two former Bucor officials. On the part of the PNP po, ay umaasa po kami na ito po reward na pinag-push po ng DOJ, convince and encourage po yung mga tao na maaari na alam po yung posibleng pinakukuhunan po nitong dalawang suspects. Colonel Fajardo also confirms that the tracker team of the Criminal Investigation and Detection Group is now deployed to find Bantag and Zulueta. Is now deployed? Hindi po ba dapat na-deploy na yan noon pa? Kasi mga kababayan, naalala ko yung tracker team na yan, na binigyan po nila ng tracker team yung maghahanap doon sa mga sabongero. Ang sabi tuloy ng mga pamilya, kung kailan pa kami, kung kailan pa sinabihan kami na meron ng tracker team para hanapin yung mga nagkasala doon sa mga sabongero, lalong nawala. So, ibig sabihin ninyo, yung mga tracker team ninyo, hindi nagtatrabaho? Ngayon magtatrabaho na, magdo-double time pa dahil dito sa 2 million reward? Ang CIDG po ay nag-create na po ng tracker teams at immediately po nung lumabas po yung dalawang warrants of arrest. O, hindi po ba? Ano sabi niya? Nag-create na po sila ng tracker team immediately noong lumabas mo na po yung warrant nila. O, di ba? Di noon pa kayo may tracker team. Noon pa pala, mga kababayan. Against these personalities po ay yung ating pong mga tracker teams ay nagda-double time po para i-confirm po yung mga nare-receive po nating reports ng kanila. Yeah, nagdo-double time na po sila ngayon para i-confirm daw po yung mga nare-receive nilang mga info. So, ba't hindi dapat nag-double time noon pa, mga kababayan? Now, ano yun? Nagasolinahan ng 2 million? Ano ba yun? Possible whereabouts. And as we speak po, ay patuloy po yung ginagawa pong manhunt operation po. Nang hindi lamang po ng CIDG, pati na rin po yung ibang unit po ng The PNP also believes that the two former officials are still in the country. Bantag and Zulueta are facing murder charges before the Muntinlupa and Las Piñas trial courts in connection with the killing of Percival Mabasa or Percy Lapid. And yung mga kababayan, ayan. Yan po, yung napapansin ninyo, ang focus po ngayon ay dito nga kay DG Bantag, kay General Bantag na naman. Sa kanya na naman nakapokus. Nakikita ninyo ang tuloy-tuloy na paglabas nito, paulit-ulit, di ba? So napapansin natin, medyo naglilelo yata sila doon sa, natapos ba natin yun? Parang naglilelo sila doon sa ano, sa, kay congressman, naglilelo sila. I think na ano din yata nila. Kanito, nasaan ba yung isa? Ano yun? Sumagot yata po si itong si Attorney Balisong, no comment diyan sa reward na yan. At yung attorney din po ni former superintendent superintendent pa yun, deputy security ni General Bantag Silueta, yung attorney po niya, ang sagot niya, no comment din. Ang sagot niya, magdagdag pa siya ng pera doon sa reward niya, yung DOJ daw po. Hindi ko na lang nahanap eh, pero yun ang sagot niya eh. Walang comment, pero magdagdagan pa niya yung ano niya, yung reward daw.
Yung si Tatay Digong, nung habang pinag-uusapan, hindi ba nagbibiro siya na tinawagan siya ni General Bantag at sinabihin daw siya na hindi pa siya susuko. Nagbibiro siya, pero makita po ninyo ang aliwalas ng mukha ni Tatay Digong. Pagkatapos, doon sa mapapansin ninyo, pinuri niya si DG Bantag na sabi niya, si Bantag, alam niyang ginagawa niya. So makikita po ninyo na talagang siya ay may tiwala siya kay General Bantag, because nga po, hindi niya inu-scold, hindi niya pinagsasabihan, umano ka na, sumuko ka na kasi. Oh, di ba? Hindi ganon. Tingnan po ninyo ang kanyang aura ni Tatay Dig. Okay, Hana, meron kang follow-up question kay Mayor? Yes po, on another issue po, Mayor. Nitong Lunes po, inihag po ng Department of Justice na magbibigay po ito ng 2 milyong pisong pabuya para sa kung sino po makakahuli kay dating Bucor Chief Gerald Bantag. At 1 milyong pabuya naman para sa makapaghuli po kay Bucor Deputy Security Officer Ricardo Zalueta na iniuugnay po sa kaso ng pagkakapaslang sa broadcaster po na si Percy Lapid o si Percival Mabasa. Kayo po, Mayor, kasi kayo po ang kilala niyo po personally po si Bantag, no? At appointing niyo po under your administration. Dapat na po bang sumuko sina Bantag po at Silueta? Ayaw pa niya eh. Tinanong ko siya kung magsuko na ba tayo. Sabi niya, ayaw ko muna. Wala akong magawa kung ayaw niya. Ayaw niya eh. Sa totoo lang. Sabi niya, Mayor, mag-surrender ba ako? Sabi ko, ikaw, ayaw ko. Ayaw ko, wala tayong magawa kung ayaw mo. Wala nga lang naman po, pipilitin kung puntahan kita. Hindi ko kasi alam kung nasaan siya. Tumatawag lang siya. Ang magpukha yung number, hindi naman yung lugar eh. 0900 o whatever. Tawag siya na dapat. Birbiro lang yun. Maniwala pala kayo. Nagtawa ng kisa. Mga sa palagay ko, mga kababayan, intense silang nakikinig. Thinking na si Tatay Digong talagang sinasabing kinukontak siya ni General Bantag. Kaya sila tawanan doon. Siguradong intense yung pakikinig nila, yung pala nagbibiro lang. I think that marunong ito si Bantag. Marunong ito si Bantag. Alam naman po ninyo na siya ang nag-appoint sa kanya. So, imbis na pagalitan niya, nasabihin niya, umano ka na kasi, sumuko ka na kasi, di ba, hindi kagaya ni Harry Roque na pinapasuko niya si Congressman Tevez na wala naman pong warrant of arrest. Di ba? Hindi natin masasabi yan kay Tatay Digong kung papagalitan niya si General Bantag, sabihin niya, sumuko ka na, pero hindi niya ginawa yan. Nakita mo naman ang aliwalas ng mukha niya, because nga po, may tiwala siya kay General Bantag, and I believe na alam niya. Hindi ko sinasabing alam niya kung nasaan. I believe na talagang may tiwala siya kung ano man ang naging desisyon ni General Bantag, dahil may dahilan siya. Yes, they... Tingnan mo. I think just his weighing his chances of getting a fair deal. Once he finds out that he can be guaranteed to a talaga ironclad of preliminary investigation or investigation and a good chance. Sabagay naman. Kita niyo po yung kanyang paliwanag. Ang paliwanag niya, alam, marunong ito si Bantag. He's weighing, kumbaga nag-iintay siya ng pagkakataon na malaman niya kung magkakaroon siya ng fair na imbis sa investigasyon.
Kasi nga po ngayon, alam niyang wala siya talagang, wala talaga siyang makukuhang patas na pag-iimbestiga. Kasi nga po, convicted na po siya ni DOJ Secretary. Diba? Ang isa pa, mga kababayan, at hindi nila naintindihan, kahit na po, di ba't pinangako nila ni SOJ Boying? Ang sabi kasi ni DG Bantag noon, hindi ako pupunta dyan because tatadta rin ako nila. Ibig sabihin, talagang hindi ano safe siya dyan. Kaya lang, bakit pinagpipilitan nilang talagang ipasok dyan si General Bantag? Diba? Alam naman nila na maraming kalaban si General Bantag. Kung saan naman po may mga layon, doon ang parang doon nila gustong ilagay si General Bantag. Mga kababayan, marami pong pwedeng mangyari. Kahit nga po si De Lima, yung binabantayan nila ng husto, bakit po may namatay na tatlo at na-hostage si De Lima? Ganyan kasigurado ang ipinapasigurado ninyo? Paano kami maniniwala na sa inyo? Na kung si De Lima na sarili ninyong kakampi at kadilawan ninyo, hindi ninyo naprotektahan. Si DJ Bantag pa kaya? Hindi ba? Bakit pinagpipilitan ninyo na isaksak dyan si General Bantag? Desperado kayo kay General Bantag, desperado kayo kay Congressman Teves. Ano po ba talaga? Wala na po ba talagang ibang problema ang bansa natin maliban dyan sa dalawa na yan? Nawala naman kayong kunik-koneksyon, hindi nyo maikunik kung bakit silang itinuturo. Kasi kayo lang ang nagturo sa kanila. Hindi yung ebidensya ang nagturo doon sa dalawa. Diba? Hindi ebidensya nagturo sa kanila. Ang nagturo sa kanila, sabi ni Boying, sabi daw ng mga witnesses. Ganon din kay General Bantag. Sabi ni Boying, sabi daw ng mga prison. Ito pa ang sabi ni Tatay Diggs tungkol sa mga kaso. Sa mga kay Bantag pati sa ibang all accused people of the Philippines were accused Rodrigo Duterte. The chances of a fiscal, ang abogado ng people of the Philippines sa court is the prosecutor. Yung defense niya, yung abogado niya. But you know, the chances of getting a conviction dito sa Pilipinas, would you believe it? We place it sometimes, depende sa ano. But current is it's always 70-30 proposals. 70-30. 70 acquitted or 70 na hindi na po prosecute. 30% lamang ang kumbaga natutuluyan. 70% gets the acquittal. 30 lang ang makumpik. Hindi lahat namin na pinoprosecute na kumpik. Marami ang nakakumpik. Mayroon pa siyang sasabihin dyan. Isa pa. Lalo na yung mga estapa, yung mga ganon-ganon. Wala. Depende lang sa agreement yan. Depende lang rin kung sino ang nakarinig sa usapan ninyo. Whether or not that there was... And remember, mga kababayan, dati rin siyang fiscal, di ba? The deception or you were deceived to into entering into a transaction which is not... which is punishable by law. Yung mga ganun. Isa conviction naman sa homicide, it's circumstantial, mahirap talaga. Well, mga kababayan, dito natin makikita na naaabuso nga ang kapangyarihan ng mga pulpolitiko na ganib na nasa pwesto. Sana ay lumabas na talaga ang katotohanan dahil makikita natin na marami nga ang sumusuporta kay DG Bantag. Kaya naman hindi basta-bastang magagalaw ni Rimula si DG Bantag. Pati nga si President Rodrigo Duterte ay tila bilib nga sa ginawa ni DG Bantag dahil talagang ginagawa naman niya ang kanyang tungkulin dahil kung magpapakita or tila sasagutin si Rimula ay tila panigurado
ay malulugi at walang kaya si DJ Bantag dahil magkakasama ang mga pulpolitiko na ito naganib sa pwesto sa Malacanang. Well, mga kababayan, kung kayo ang tatanungin, ano ang inyong mga opinyon? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.